Hindi ko talaga kaya. Hi guys, so first time ko makasakay sa angkas na ang driver ay babae. Hi po! Welcome to the first episode of Music Schools in the Philippines. Good morning guys, welcome back to my channel, King Kapampangan, Malaos ka. This vlog is going to be about my second project na sobrang excited din akong gawin siya. I'm going to feature different colleges and universities that offer music as a course. So magka-campus tour tayo, basically, maglalakwatsa tayo. Bale, ang mangyayari sa campus tour na to is papakita ko sa inyo yung school and then mag-i-interview tayo ng student, current student, or graduate na from this particular school. So tara, samahan niyo ako. Nandito tayo ngayon sa University of the Philippines College of Music. Ito yung unang school na pinuntahan ko because from where I stay, malayo siya. So, ito na muna. I'm expecting to see many friends here. I'm not from UP, but what's special about music as a course is maliit yung community namin, kaya magkakilala-kilala kami. And most of the time, magkakilala-kilala kami because of gigs. And by the way guys, meron tayong Tagalog translation, if I may say, sa gig. So, ang tawag namin ay harang. Kaya siya harang is because hinaharang niya yung aming pag-aaral. Hi guys, so nandito na ako ngayon sa College of Music. And dahil walang pasok, sarado ko yung building. So makipagkwentuhan muna tayo kay ate. Si ate is 16 years na dito sa UP. Hi ate. Nag-iintay tayo na bukas. Hintayin na natin bumukas. Ang dami din pusa dito. Nag-enjoy ako. Kapag nagagawi ako dito sa UP College of Music, mayroon akong isang tindahan dito na pinupuntahan talaga because mayroon silang pansit canton, tapos mayroon silang mga fishbowl. Kaya lang, sarado. Kasi walang pasok today. Ang sad. Kuya Fred, bakit ka sarado? Gusto ko ba naman yung pansit canton mo, Kuya Fred? Hi guys, so nandito ngayon sa Abelardo Hall and fortunately, may rehearsal yung UPSO. So yun, papakita ko sa inyo. Yung i-interview natin from UP College of Music ay papunta na. Andito na yung ating interviewin. Idol natin to guys.
Bye! Wait. Hi guys! So, dito na yung ating unang interviewee. Yung unang i-interviewin natin sa vlog series na Music Schools in the Philippines. So, kasama ngayon ang ating kaibigan na si Ray. Hello! Yung instrument mo is oboe. Bakit muna music yung ginawa? Bakit music? Kasi mula pagkabata, nagpakita na ako ng mga parang sintomas na bata pa lang ako, sinasabay ko na yung tatay ko kumanta sa mga video ko, lagi ako game yung bata ko. And then, nung nagkaroon kami ng classes, flute recorder, bamboo flute sa school ko nung high school and grade school, grade 5 ako nun, madali ko siya natutunan. And hindi siya, in a way, hindi siya ganun ka-challenging for me. So, inanol ako ng nanay ko sa concert band class. Doon ako nag-aral ng clarinet. And then, nag-evolve na yung passion ko, nagustuhan ko na siya. And then, yung clarinet, clarinet major performance ako pumasok sa UP. And then, doon na lang din ako nag-shift ng UP. Ah, okay. So, nung first year ka, clarinet? Clarinet major ako. Anong year ka nag Second year, second sem ako nag-shift sa OBO. First choice mo yung music? First choice ko yung music. Naging first choice ko siya kasi dahil nga passion ko siya. And yun talaga yung gusto kong gawin for life. Na naniniwala ako na pag ginawa ko to at pinursu ko to, kahit na mahirap siya, doon ka magiging. Doon ako magiging masaya. Tsaka hindi ako, parang hindi ako nagtatrabaho. Oh, tama. Para kasi akong masaya-saya gawin. Ang basketball player, naglalaro ka lang. Though hindi siya laro lang, mahirap siya gawin. Pero ako masaya. Tapos, supportado ka ng parents? Supportado ako ng parents ko. Ang napag-usapan namin noon, hindi ko makakalimutan. Sabi nila sa akin, anak, kung ano yung gusto mo, yun ang kunin mo. Kasi ayaw namin yung dumating yung araw na pinili ka namin sa kurso na ayaw mo, tapos nakagraduate ka at magtatrabaho ka na, pero hindi ka masaya, kami sisisipin. Ayaw namin na gusto namin makita ka masaya, and kahit sabihin ng tao na walang pera dyan, may tiwala kami sa'yo. So, go. Ito na ako. Why did you end up sa University of the Philippines College of Music? Okay. Initially, chismis lang yung narinig ko eh, na pag wind major ka at pumasa ka sa UP, automatic na, well, hindi automatic, pero mag-apply ka pa rin. Pero, 99% of wind majors na nakakapasa na ng UP College of Music, sobrang liit lang ng pinabayaran sa tuition. Sobrang liit na yung first sem ko, 46 pesos and 50 centavos per sem lang ang binabayaran. So, graduate ako na ganun. And with the thinking na UP pa rin naman to, matututo naman ako ng music, dito na lang para makatipid ako, ang babayaran lang ng parents ko ay yung pamasahe, yung allowance, and yung doon. Ganun yung mga naisip ko. Wala pa sa akin yung ano yung maganda sa major ko, sino teacher ko. Basta, kung saan ako matututo at kung saan ako makakamuna, yun yung nasa isip ko natin. Well, dito sa vlog na to, guys, yung interview natin, kailangan niya mag-sample. So, si Dre magsasample siya ngayon. At ngayon guys, dito sa vlog na to, hindi lang yun yung gagawin natin, bale, kung ano yung instrumento ng i-interviewin natin, or kung voice major siya, gagawin ko din. So, obo siya. Game, obo siya. Tutugtugin ko din yung obo, hindi ko alam. Okay, so, nakita ng reed, kaya ka lang. So, before yun, tanungin muna kita, Dre, bakit
oboe. Okay, nasabi ko kanina na nag-shift ako from clarinet to oboe. Nag-shift ako dahil naparealize sa akin ng isa kong senior na napakaraming clarinet player sa Pilipinas. Correct. Kahit hindi nasa conservatory o college of music or professional man, napakaraming clarinetists. Pero ang oboists at ang oboes, very rare. Trivia, no? Sa colleges, conservatories, and kahit sa mga kung anong banda and professionals, ang sabi sa akin, wala kaming lampas 20 na nag-oobo sa Pilipinas. So, sobrang rare talaga. So, given na sobrang rare siya, mas marami kaming opportunities. Correct. So, yun. Gumaduate ako na mag-isa lang akong oboe major sa college. Oh. Napakalungkot. Actually, ako din. Mag-isa? Oo, oh, ako lang din gumraduate ng... Double bass. So. Try ko mag-oboe. So, guys, pinalitan niya yung reed niya, ha? May tinatawag silang reed. So, yun. So, yung nag-create ng vibration na yung karunasan. So, yun yung... Look, sorry. So, basta! Yun yung nagpapatunog ng oboe. Oo. Then, plan, over. And then, yung bibig mo, sabi mo letter M. M. Yan. Ilalagay mo lang dun yung reed. M. Ihip ka na. Ihip na. Malambot so, lang yung reed. Kaya mo pa right. Tapos, ito yung position ng E. Pag napatulog mo yan, pwede ka na magtono ng orchestra. So, ayan. Ah! M daw, M. 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 Ayan. Walang tuno! Nakasa mo pa? Okay, okay. Dito yung pwersa sa diaphragm. Wala talaga tunog, brag! Ayan. Nakasa mo pa? Ayun! Ang kati sa bibig! At saka nabasa ko pala na yung oboe is yung one of the hardest instruments to play. Makati sa bibig? Kasi nag-vibrate yung... Makati siya sa bibig kasi nag-vibrate yung reed. Tama. Isa pa. Hindi ko talaga kaya. Akala mo mapadali lang sa akin to, Bobby! Itutuloy ko pa ba to? Sa orchestra guys, yung oboe yung nagtotono. So for example, magsa-start na yung rehearsal, sasabihin ng conductor, okay, magtono na tayo. So yung una yung maririnig, yung oboe, magbibigay siya ng la. Parang di ako makakatugtog kahit twinkle-twinkle lang. Napamahirap nga. Hirap! So yun, thank you Dre sa magpapahira. Medyo basahin. Okay lang. At dito pala sa series na to, yung mga ini-interview natin, meron tayong pag-giveaway. Ay, wow! Kasi, syempre, in-istorbo natin sila. So, yung ibibigay ko is something useful para sa kanilang instrumento. Yung ibibigay ko sa'yo, Dre, is nakita ko kasi, di ba, lagi yung gumagawa ng rig. Mm-hmm. And kapag gumagawa kayo ng rig, kailangan nyo ng tubig. Oh. Di ba? Kasi parang, yan, parang sinasaw-saw nila para lumambot yung wood ba? Oh, yung cane. Yung cane. Cane. Variety ng bamboo. Ah, variety ng bamboo. Yung kay Dre ay... Wow! Uy! Nice! Thank you! Uy! Nalagyanan siya ng tubig. So, dyan siya. Pwede siyang lagyanan ng tubig. Salamat! Ganda, no? Bayaran mo yan. Oh my God! Since music is performance-based, kailangan lagi tayong mag-practice. Hope you enjoyed the very first episode of Music Schools in the Philippines. Don't forget to like, share, subscribe, and click the bell button. See you soon, King Kapampangan. Mikiti kita ang pasibayo.